So what's up mga kumag, I'm back ng inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, itong battle na re-reviewin natin is for me is a rematch, no? Kasi napanood ko na to, naglaban na kasi sila before, no? Kung matagal na kayo nakasubaybay, yun yung first time na mapanood ko si Manda, no? Ata, or kasi na-review na natin yung FRBL before, eh, yung one up, yung season 1, no? Napanood natin si Manda doon. So si yung battle na to is C9 versus Manda Baliw. Naglaban na po sila sa Motus, no? Na-review ko na rin po 'yon. So kung hindi niyo pa napapanood yung battle mismo nila C9 at Manda sa Motus, pwede niyo yung balikan, pwede niyo yung panoorin. Pero kung gusto niyo naman panoorin yung review ko doon, tas ipag-compare nyo na lang siguro after nyo mapanood yung C9 vs. Manda Baliw dito sa Fliptop, pwede nyo i-compare, no? So ayun, C9 vs. Manda Baliw para sa akin is a rematch, de magkaiba lang ng stage na tinatayuan kasi syempre Fliptop na unang battle na sa Motus. Shoutout sa Motus. So ayun, shoutout Joseph Louis Tabian. Alam ko magandang battle to kaya siningit ko na muna dito and gusto ko rin siya mapanood. So ayun, shoutout ulit Joseph Louis Tabian, C9 vs. Manda Baliw. Joseph, baka hindi mo pa napapanood yung first battle nila sa Motus. Na-review ko na yun, pwede mo panoorin. Or kung gusto mo naman sa Motus na mismo, search mo lang. No? So yun, C9 vs. Manda Baliw, let's go. Bauta, Manda Baliw, tig 2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pahinggan natin, unang barat zone is 16. Manda. Yo! Parehas pa tayo ng sombrero ah. para tayong couple ah. Putang na, pero hindi tayo pwedeng maging couple. Alam mo kung bakit? Kasi kupal ka. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Manda. Tang ina, may rebat agad, no? Wala pa namang ini-speed si Sina, may rebat agad. Panis. Putang na, pero hindi tayo pwedeng maging couple. Alam mo kung bakit? Kasi kupal ka. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Manda B versus Luga part 2. Wala bang palakpakan dyan? Ayun, kaya part 2. Kasi nga, sabi ko nga rematch to. Napanood ko na yung battle nila sa Motus. Check it out. Yo! Naging familiar intro ko. Kahit papano, may tumatak akong linya. Ikaw, tumagal ka na sa liga, wala sa yung tumatak sa dami mong sinayang na tinta. Tinalo kita sa Motus. No excuse. Naghahangad ka lang sa akin ng bawi o views o views. Kasi wala ka nun. Hangad mo lang exposure at pera. Nais pang gumante, pwes hindi yun easy. Di mo ko mape-perera. Kasi hinamon easy. Niya ako. Hindi yun easy, Pereira. So, angas nung reference na yun. Si Easy na si Israel Aldisaya tsaka Pereira, Alex Pereira. Ayos yun. Ang ganda nun. Kasi wala ka nun. Hangad mo lang exposure at pera. Nais pang gumante, pues hindi yun easy. Di mo ko mape-perera. Kasi hinamon niya ako. Aba, teka. Yumabang ka na simula nung natuto ka maglinis ng tenga. Ang dami nang nagbago sa'yo, Bronson. Simula nung in-sponsoran ka ng cotton buds ng Johnson. Huwag kang mag-alala, mokong. Hindi ko sisiraan yung pares mong may lumulutang na kondom. Ano ba to? Yo! Ano ba tong tao na to? Hindi ka pa din nadala. Nung una tayong nagsagupa, nung unang pinatumba kita, ulo mo ay naalog kaya tumulo ang iyong loga. Alog? Loga? Hindi ako Boy Scout, pero laging handa. May bilang lang sa pangalan C9 sa liga, wala. Marketing mo, mahina. Kahit magtinda ka ng pares dito. Hindi ka mabenta sa battle rap, so dapat maparesign sa serbisyo ang maiging gawin nitong magpapares. Retiro. Yun ang dapat, sir. Sa game, mas exciting pag may new character. Isang himala na maabutan mo ko parang pilay na tumakbo. Magmumukha lang tong tanga parang naka-hairnet na kalbo. Siya si C9! Siya si C9! Isang rapper na mapanganib. Siya ang boy pickup ng Bulacan, Ogie Ayasib.
Yow! Okay, ayos. Rapper na pandayo, laging champion to sa contest. Lahat ng laban niya ang lakas ng boses. Sa tenga ang harsh pag bumabattle ka pards. Pag lumalaban si C9, mas marami pang sigaw kaysa sa bars. Rinig ko yung bulong mo kahit nasa kabilang kanto kami. Gago. Ikaw yung tipong hindi pwedeng isama sa library. Tang ina ka, tropa. Kamukha mo yung kaklasik kung sinapak ko kasi hindi nagpapakopya. Malayo pa eleksyon. Nag-i-endorso ka na ng kandidato, wag muna. Loyal supporter ng Aquino to, tinan nyo oh, dilawan yung luga. Pinilit niya akong umuo sa laban na to, alam nyo kung bakit? Kasi nakiusap siya sa akin badly, kailangan niya ng budget. Sabik na daw siya sa laban namin, pero aking naisip, excited sa battle o excited sa TF, boss? Dapat dati nyo pa ito tinanggal. Lumalaban kami para sa respeto at pagmamahal habang ikaw bumabattle na lang para may pang-pinansyal. Dati, sa jokes kita binaboy, pinahiya ka parang shaboy. Ngayon, ngayon, mamaliitin mo joker pero nagjo-jokes ka rin. Hipokrito ka ba, boy? Ayaw mo sa estilong patawa kasi malungkot ang buhay mo. Sad boy. Ay. On point. Ay lang yung best word to describe Mandas round 1. On point, no? Yung sinasabi ko kanina, ang sinasabi ko kanina na naglaban na nga sila sa ibang liga, which is sa Motus, shoutout Motus. Ayun yung ginawang angle, ayun yung ginawang angle ni Manda sa round 1. And feeling ko, round 2 and 3 magiging ano na to. Ilalayo na yung mga angles na gagamitin ni Manda. Perspective ko lang yun, no? Pero round 1 ni Manda, sobrang solid. Andun yung feeling ko more on jokes si Manda dito. Alam naman natin yung style ni Manda. Jokes talaga yan, no? Jokes over bars talaga yan, no? So, as expected, Manda, kinengkoy niya si C9. Andun yung medyo ano lang. Naganap lang ako siguro ng bagong ng mga bagong angulo na gagamitin ni Manda. Kasi yung C9 lagi na nating yung C9 na may numero lang sa pangalan, sa liga wala, yung Pares, yung Luga. Sa dami kong review kay C9, puro ganun lang yung mga angulo na naririnig ko pag lumalaban. So siguro ano lang, mas naghanap lang ako ng ibang angulo na gagamitin ni Manda against C9, no? Pero, yun, as expected, ginamit ni Manda yung laban nila noon sa Motus, no? So, ayun, ano pa? Naging effective naman yung mga jokes, kitang-kita naman yun, kilala naman natin si Manda, ganito talaga siya bumatel, pero, ano lang, siguro, round 2 and 3, mag-expect pa ako ng more. Alam ko may mas mabigat pa na Manda, pero yun muna ang comment ko sa round 1 ni Manda. Medyo ano lang, naghanap lang ako ng more angles, naghanap lang ako ng solid na linya. Yung jokes, ayun na yun, built in na yan kay Manda, puta. Diba? So C9, pakinggan natin. Yo! Magre-retiro rin ako, huwag kang iiyak. Kaso parang Pares retiro rin. Tatatak. Gago ang hilig. Tawalan nyo. Gago ang hilig mo ang kumain. Ikaw pa yung madalas na umuubos sa amin. May kondom ngayon sa baho kasi kinantot mo yung baka, bako katayin. Pupal daw ako kasi parehas kami ng sombrelo. Ayaw mo nun, parehas tayong puge. Kaso ikaw mukha kang dinuguan na may nakapatong na ube. Tapos yung luga na yan, putang ina, hindi matanggal-tanggal. Okay lang na may luga kaysa sangipin, may kupal. C9 versus Manda Baliw. The man we love. Naman, bigat, nananlibag. Kasi kapag kinilong mo Brad, pwede na yata maging palambak. The man we love? Oo naman, yes. Love na love natin si Manda. Solid makisama, mabait na asawa, responsable sa pamilya, kayod galaba.
The Man We Love, baka may hindi nakagets, no? Binaligtad lang na Man the Baliw, no? The Man We Love. Okay? Ginamit na niya yon laban ata kay Jonas sa sunugan sa Kumu. Doon ata niya ginamit yon, nakalimutan ko na, pero ginamit na ni Manda yon. Ulit makisama, mabait na asawa, responsable sa pamilya, kayod kalabaw hanggang maging kamukha niya. Ay Dana, ikaw lang pala pwedeng manlait din eh. Kasi mas masakit daw manlait pag pangit, panalo ka na sige. Yang estilo mo kadire, kasi para lang tawanan lalaitin yung sarili. Level 3 na Nike. Kasi sequence hindi bagay sa mukha. Yung mga bara niyang magarbo, ikaw sa tuwing nanlalait, parang dinidescribe mo mukha mo. Yan na ba yung baliw? Ba't maayos yung bihes? Kung sa bagay, mukha kang taong rasang malinis. Tingnan niyo yung kutis, maruming makinis. Pero yan daw yung tunay na kulay ng Pilipino. Kayo, Manggi. Huwag mo nga kaming ginugoyot, rinalansi. Hindi ito pagiging racism, saya lang sa paningin ko, sadyang mahapdi. Maitim na maasim. Toyo man si. Tang ina mo, overcook! Paano ba naman biglang labas ng sunugan? Kaya luto yung labas eh, hilaw yung laman. Malamang leftover shoot ka sa basurahan ni pagpagkaman, wala nang sustansyang matatagpuan. Samantalang yung basa niya sa pangalan ko, kanin. Doon palang alam nyo nang busog kayo sa akin. Habang si Manda, yung handa niya, puro hangin. Gusto yata kayong kabagin. Okay lang naman kasi lahat kayo ututin. Lahat kayo ututin, pero kahit maganda utot kayo katatawa, baliwala rin. Kasi paglabas ng video sa tawa nyo, sound effect yung gagamitin. Yung laban nila ni Vitro, mala sitcom. Andiyan si Sir Arik, inyong sisihin. O baka nakita niya, tawa yung pilit, hindi na para papilitin. Ayaw niya kayong pagmukhain tanga. Lalo ka na, labas nga lang ala, nakakahiya kung iisipin. Mismong yung incheck, hindi kayo nagawang pigein. Komedyanteng walang ka-effort. Pero lahat ng tira, pasok. Special pick, best import. Kahit na walang skills, walang bars. In short, engot. Konting dungis lang ng mukha para sa malinis niya na record. Kasi masarap tong kaibiganin. Solid na kabanding. Kahit minsan matampuin, bibigyan mo lang ng saging. At nagawa niyang manalo kay Bagsek. Putang ina, achievement. Ang masakit, muntik ka pang matalo. Alam mo kung anong mas malupit? Lintik, pareho tayo. Inulang ka na ng salitang masasakit. Kinaibigan mo pa rin yung gago. Alam mo kung saan tayo nahawig? Parehas tayong malapit sa masamang tao. Okay, round 1 ni C9. Actually, gusto ko sanang itabla nung pumasok na si C9 dun sa kalagitnaan ng round niya. Gusto ko sanang itabla kasi nahabol na niya yung ano eh, yung pa sa akin yung dead air niya sa umpisa, no? Naging pansin niyo naman, no? Naging dead air yung start ni C9, and for me nung bandang gitna nahabol na niya yon. So iniisip ko na kung magtutuloy-tuloy yung ganong performance si C9, pwede kong ibigay na tabla yon. Pero pagdating nung dulo, tumamlay na naman, naging flat na naman yon, naging dead air na naman yon, hindi na naman naging effective yung mga linya, or sabihin natin yung mga setup is hindi naglaland, or sabihin natin yung mga punchline is hindi naglaland ng maayos at hindi dumedirekta kay Manda, no? So instead of giving a tie sa round 1, ibibigay ko kay Manda Bali yung round 1 sa score na dapat itatay ko sa ano eh, itatay ko sa all 9. Pero sobrang nagkaroon ng dalawang lopsided sa round ni C9 eh, yung umpisa tsaka yung dulo. So ayun, tapos
yun nga, yung mga punches is hindi masyadong naglaland. Okay yung pagpapatawa pero mas kwela or mas nalaro ni Manda yung comedy na scenario eh, no? So alam naman natin na si C9 may ganun talagang style, may pagpapatawa rin pero mas laro ni Manda yung pagpapatawa eh, no? So even parehas sila nagkaroon ng comedy, mas okay at mas effective yung ginawa ni Manda. So instead of giving a tie in sa round 1 dahil nga nagkaroon ng dalawang lopsided or naging flat yung umpisa tsaka yung dulo ni C9, bibigyan natin. Hindi lang yun, ha, hindi lang naman yun, yung performance din medyo nagkakaroon ng utal-utal, nagkakaroon ng stutter. So enough yun para ibaba ko ng 2 puntos yun yung round 1 ni C9. So 9-7 in favor of Manda sa round 2. Sumisigaw pa, akala mo kung sinong matapang. Can you do me a favor? Kung matapang ka talaga, kantutin mo nga yung asawa ni Mayor. Yow! Tangina, sinasabi mo lang sa akin na ang pangit ko, ako ay kadiri. Pero yung mga sinasabi mo, salamat sa papuri. Tangina, sa mga sinasabi mo, hindi man lang ako kinilabutan, bro. Naiwan ko yung kondom sa kaldero. Akala ko kasi basurahan nyo. Squatter! Last month, nag-guesting tayo sa birthday ng inaanak mo, naalala mo ba? Ang saya-saya ng inuman, tapos bigla ka nagkwento ng mga ginagawa mo pag nakasyabu ka. Giyang ang puta! Pag nakaarit ng droga, pinipilit paliitin yung mata. Nagpupungay-pungayan pa siya para daw hindi mahalata ng mama niya. Na-addict sa Pilwin last December. Dating may-ari ng Parisan, ngayon, isa na lang waiter. Anong nangyari? Di ba dati, buhay mo mas better? Nagulat ako. Naka-mountain bike na si C9. Dati siyang naka-raider. Oo, mga kasosyo, na-bankrupt siya, seryoso. Dahil sa utak mong naging sarado, nadamay pati negosyo. Bumagsak ka na tila, nawala sa concentrate. Dati, kumikita ng above minimum, ngayon, nagtitiis sa provincial rate. Nabalitaan ko, yung Parisan mo, sinuko mo na daw. Pinagyayabang mo pa naman sa akin dati, may bago kang menu, sinanglaw. Malaman-laman ko, tang ina, yung sidecar niya, sinangla. Yow! Ibang Okay, hindi ko in-expect na dun maglaland nun, no? No, naisip ko na yon, no? So, pero iniisip ko na sinanglaw, tapos baka ang mangyari, sinangla. Pero hindi ko masyadong in-expect na, ano, ang mas in-expect ko kasi, baka baliin or may ibang ira-rhyme si Manda doon sa sinanglaw. Tapos natawa lang ako sa pagkaka-deliver niya ng malaman-laman ko na yung sidecar niya, sinangla. Wala, nakakatawa lang yung part na yun. Gamit mo na daw. Nabalitaan ko, yung Parisan mo, sinuko mo na daw. Pinagyayabang mo pa naman sa akin dati, may bago kang menu, sinanglaw. Malaman-laman ko, tang ina, yung sidecar niya, sinangla. Yow! Ibang gamit, binenta, walang kwenta. May nalalaman ka pang kusinero ng tugma, chef ka. Sa pera. Wait. Sa pera, ikay nag-ahol. Kasi sa family planning, hindi siya pabor. Naghihirap ka na tol, tang ina ka, anak pamor. Asawa mo, tinrato mong parang hayop. Yung mga anak nyo, puro sakitin kasi ulam nyo lagi, hotdog. Dapat dito habang natutulog, talian ng goma yung itlog hanggang sa mahulog. Manyakol ka kasi eh. Yung asawa mo, lugi. Di ba dati, pinangarap mong maging OB-gyne para lang makabulat-lat ng puke. Tinitigasan ka sa patatas. Tinitigasan ka sa patatas na parang tumbong yung hugis. Ikaw yung tipong nalilibugan sa tomboy na buntis.
Tang ina. Hindi ikaw makakadungis ng aking win streak pa de. Pinagpuyatan ko to sa bawat gabi para lang maging classic parang Nescafe. Ako'y mananatiling inspired parang pro club. Labas mo sa akin double dead pag sa akin pa naulat para kang pasyenteng ayaw pang mamatay kasi lumalaban ka pa. Yo! Lumalaban ka pa. Kung ako man masilat, tatabla ka. Pero pag natalo ka ulit, pinatunayan ko lang sa'yo, mas malupit ako talaga. Mas malupit ka talaga. Okay, galing. Galing ni Manda doon. So, akala ko, personally, akala ko itatabla ko yung round 1 ni Manda dun sa round 2 niya. Pero mas maraming punches, mas maraming haymakers yung naging round 2. So, pares lang naman sila ng approach, pares lang naman ng approach, pares lang ng performance, pares lang ng delivery, pinagkaiba lang. Para sa akin, mas maraming tumatak na linya si Manda Baliw dito sa round 2 compared dun sa round 1. So, solid pa rin yun, ang ganda pa rin ng pagkaka-execute, pagkaka-deliver. Stage presence, yung humor, pagpapatawa, nakuha ni Manda yun. No? So, C9, pakinggan natin. Mas malupit ako talaga. Mas malupit ka talaga. Hello, brother, pakinggan natin. Mas malupit ka talaga, hindi naman ako aangal. Kumakain yung mga anak ko, mali ka ng impo par. Oo, ang ulam namin laging hotdog, pero yung tabings, caviar. Yes, yes. Ito lang isa, hindi ko natipat kanina. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Wala bang palakpakan dyan? Kasi yung dating rugby boy na 7-11, nagmamando na ng sasakyan. Gago. Okay, seryoso muna, walang tatawa. Sino rito yung may mga kakakilala o kamag-anak na may sakit sa pag-iisip? Yung hindi na kinaya yung problema, tinakasan ng pait, maging sa pait ng pag-ibig. Di ba sadyang nakakaawa yung kalagayan ng ilan? Habang si Manda, yan, ginawang katatawanan. Ganon siya ka-creative sumulat kasi para gumaling. Nilagyan ng sakit ang utak. Alam kong masahol ka pa rin kapag napatol sa may topa. Wala akong balak ka sa rin, gusto lang kitang makausap. Gusto lang kitang makausap. Kasi paano ka uusad? Ayan, baliw nga eh. Paano ka uusad? Kasi paano ka uusad? Sumasayad ka. Ang tawag dyan, panunuya. Ang kaibahan lang yung sa kanya, may kamalayan. Yung sa'yo, pangungutya. Bangungutya sa mga nakakaranas. Huwag mong ginagawang biro yan, Manda. O ikaw, tawa ka ng tawa sa baliw. Tangina mo, mas malala ka. Pwede ka ba naming makitang naglalakad ng nakahubo sa kalsada? O di kaya kapag kinayam ang masakir ka ng pamilya? Manakit o manggahasa, magamok o magwala, mamaya nga managaka, bigla-biglang magpasagasa, o di kaya magbigte kapag nakita mong wala na talagang pag-asa. Nakakatuwa talaga si Manda pag aliw, pero di na nakakatuwa Manda pag baliw. Ikaw yung perpektong halimbawa na sinasabi ni Kiyal na walang sining sa pagbuo. Parang tuksuan ng mga batang yagit sa kalaro, hindi na nakakapagtaka, napasambasa ka ng mga utak na tuyo. Hindi nyo napapansin? Kanina ko palinalayo yung loob nyo sa akin. Mas kailangan niya yun. Maliba ako nun, wala na kasi siyang kayang kuhanin, maliban pa dun. Yung imahinasyon mo, yung meron diferensya, ikaw, okay ka lang. Okay ka man, sa mga mababaw kaligayaan, malalim ka niyan. Hindi ko siya sinabayan, eh di talo na ba ako? Puta po masabayan ang tatanga ng hurado. Walang panlasa mga gago, at di ko na rin kailangan ng palakpakang masigabo para sa'yo itong ginawa ko. Ilabas mo yung mukha mo kasi kahit wala kang gawin Manda, tatawanan ka ng tao. Round 2 ni C9. Ito na yung hinahanap ko na C9. Ganito na yung mga previous battle ni C9 na gusto ko. No, andun yung punto. Andun yung punto, andun yung mensahe, andun yung punches na direct, no, on point. Ano pa? Hindi siya masyado nagpatawa dun sa round 2. Nag-focus siya dun sa kung paano niya titirahin si Manda.
And yes, naging effective yun para sa akin, although hindi nag-react yung crowd doon para sa akin personally. Sobrang angas noon, sobrang well-constructed yun, sobrang well-executed yun, sobrang on-point yung mensahe niya. Kung hihimay nyo ng maayos yun, hihimay nyo ng todo, ang ganda ng punto na sinasabi niya. Yung tawa ka ng tawa sa baliw, mas baliw ka na, parang ganun, no? So, ang ganda nun. Tapos yung ender niya, no? Na aliw, hindi nakakatawa, manda pag baliw na. So, ang astig lang para sa akin nun, no? Napanood ko na si Manda, pero may mga wordplay din sila about sa baliw, pero yung kay C9 yung pinaka nagustuhan ko para sa akin so far, no? So malakas yung C9 sa round 2. Medyo naano lang ako kay Manda kasi gumagalaw-galaw siya, and feeling ko may pagka para sa akin na medyo may pagka distract yun kay C9. Hindi ko alam kung ileles ko ba ng puntos yun, pero siguro after na ng battle, sa overall score na lang siguro saka natin ileles. Pero gusto kong iles yun, yung kasi feeling ko ang dating sa akin nandidistract si Mande, no? So sabi ko nga sa inyo, malinis lang na judging ang gagawin natin dito. So if para sa akin is hindi applicable yung mga ginagawa niya actions, ileles natin yun sa general scoring, no? So far bigyan ko to ng 9-8 na score, or possible nga 10, eh, no? Pwedeng 9 kung ileles na natin yung ginawa ni Manda. Ileles na ba natin yung dito or sa ano na, sa general score na? Pero sige, dito na lang natin i-less, no, para yung score is ano na, buo na sa huli, no? Bigyan ko ng 10-9 to at 10-8 to overall sa round 2, pero dahil nga para sa akin nandidistract si Manda baliw dun sa habang nagpe-perform si C9, leles tayo ng 1 point, no? So 9-8 ang magiging outcome ng score. So 9-9, 18-15 para kay C9. So 2 rounds 9 kay Manda baliw, kaya ang naging outcome is 18. 7 and 8 naman para kay C9. So 15. Bakit 8 lang yung kay C9? Kita naman natin na nagkakaroon ng stutter, eh. Hindi niya na itatawid ng malinis yung performance niya, unlike kay Manda na sobrang linis at sobrang confident, no? Confident talaga siya, di siya kinakabahan. Yun. 1 and 2 Manda baliw, 18 to 15. Round 3. Bobo! Akala ko magpapatawa lang tayo, masyado ka naman seryoso. Parking boy daw ako. Oo, totoo yun. Pero tangina, na-promote na ako, may sarili na akong sasakyan ngayon. Tagapag-alaga ng Maui daw siya. Wow, ha? Eh, ba't hindi kita nakitang umawat nung nag-Maui si Tiger at Aura? Nasaan ka? Sinungaling! Hindi tayo magkasing. Kahit tanungin mo si Bagsik at Arma, mas magaling akong mag-alaga ng lasing. Bagsik! Ikaw na magsabi kung sino ba sa amin tunay mong kaibigan. Ako, nasasamahan ka sa tuwing nagmamaoy ka, o si Sinay, natatawanan ka pag nagsusuka ka sa van. Kaya ayaw ka ng pakisamahan ni Bagsik kasi ang sama mo pala talaga. Nanghiram ka ng sapato sa kanya na hindi mo pinapaalam na meron kang alipunga. Nung sa akin na siya sumasama, nagbago yung tao. Nung sa'yo pa sumasama, nadagdagan yung kaso. Yo! Kaibigan turing sa'yo ni Bagsik. Pati ni Jonas. Pero bakit mo siya tinalo? Kasi nung nahulog yung pustiso ni Jonas, hindi mo man lang sinalo. Pagiging plastic sa'yo ay normal. Parang pagkain sa commercial. Hindi nyo pa napapanood ba yun? Quarantine battles yun. Tangina, sobrang laugh trip yun, yung Jonas vs. C9. Tangina, tawang-tawa ako dun sa battle na yun. Kasi tumalsik yung pustiso ni Jonas. Ni Jonas, pero bakit mo siya tinalo? Kasi nung nahulog yung pustiso ni Jonas, hindi mo man lang sinalo. Pagiging plastic sa'yo ay normal. Parang pagkain sa commercial, ibang-iba sa personal. Parang pagkain sa commercial, ibang-iba sa personal. Wait lang. Ay! Inisponsoran ako ng 639 at Yanko.
Nanghingi ka rin, kaya parehas tayo. nung binigyan ako ng FUBU, gusto mo ikaw rin? Boy, idol mo ba ako? Mm. Malalaman mong kupa lang isang tao pag minsang pinagbigyan ni nagiging abusado, buraot kagago. Simula pa nung dati, tigang magkaroon ng FUBU tila ang hanap, fuck body. Siya si C9. Hindi mo kakayanin pagdating sa lirikal. Tanga, bantayan mo anak mo sa ospital. Sa pangungutang magaling, kaya sa diskarte, madalas nang tamarin. Yung hiniram mo kay Boss Arik at Boss Patrick na pera, saan na nakarating? Balita ko, tinaya mo na lahat sa parapol ng kambing. Yo! Nung laban namin ni Game Boy, isa ka sa hurado. 4-1 kinalabasan, halatang ayaw mo ko manalo. Dahilan mo? Wala kasing pumili kay Game Boy, kaya ako siya binoto. 5-0 sana iskor ko kung walang sinay na bobo. Yung pagka-champion mo sa tryouts, hindi man lang umani ng respeto. Yung pagka-champion mo, nakalimutan na agad na parang ex ko. Meron pala tong liga, ang pangalan Bara-Bara. Tang ina habang may bumabattle, yung mga tao, kanya-kanya. Kanya-kanyang kwentuhan. Ang gulo nung event, tapos yung mga MC mo, isip bata. Kaya pala pangalan ng liga, Bara-Bara, kasi yung pag-organisa mo, tirang bahala. Mahiya ka sa ibang liga, inaangat yung antas, yung sayo palubog. Paano gagayahin yung yapak mo kung di mo kayang magpasunod? Iniwan na kayo ni Sir Nan. Magkaiba tayo ng pamantayan. Ikaw yung pangkaraniwang MC na battle lang, wala lang, at ako yung may gustong patunayan. Time! May choke siya ng konti, around 2 to 3 seconds, siguro. Estimate ko lang 2 to 3 seconds, so... Ito yung worst, no? Regardless dun sa choke, feeling ko ito yung worst or weakest round ni Manda Baliw. Pinakamalakas niya para sa akin yung round 2, pero dahil nga nagkaroon ng, para sa akin, ang didistract is binawasan natin niya ng isang puntos, kaya nag-fall sa 9. Yung round 1 niya, yun yung pinaka-feeling ko smooth na round, pero itong round 3 naman is ito yung weakest niya. Nagkaroon ng choke, and feeling ko naka-apekto yun. Ang tagal niya ulit pumasok sa next na line. Ano pa? Yung mga patawa, pasok pa rin naman, pero may mga lines siya na hindi na umeepekto against C9. So, ayun. Yun lang. C9. Yo, binoto raw si Game Boy sa laban nila. Totoo. Pasensya naman. Medyo nalito. Magkamukha kasi kayo. Gang, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Binaliwala ko yung simpatsya. Pasensya na. Kinaya ko siya nang ako lang. Pahirapan nga raw na puruhan. Oo, tama naman. Ang masama lang ikaw mismo nagturo ng mga patamaan. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Di mo na ako maliligaw dyan, di puta. Sige, bigyan mo ako ng direksyon ngayong nakawala ako sa Bermuda. Tama na muna. Umay na masyado yung fake joke. Sa kayong kalaban ko, hindi biro kahit isang malaking joke. Nagpapakabiterano. Nagpipiling ding goat. Umaas na na luma porkit yung yosi niya, hope. Asa ka, G? Puta. You're the motherfucking real. Pwes mga bala ko na puputok. Total walang padala yung mga mensahe. Ako nang maglo-load. Asan yung to? Asan yung cook? Papaluin ko ng bote hanggang uli lumubog. Gang. Yan, that's a motherfucking real gangsta. Maladrags on the club. Bala offside mafia. Ikaw anong ilalampaso mo? Offside map. Tangina, nahahawa na ako sa kornihan mo, Manda B. Pero naniniwala ako na isa ka sa mga nauuna kasi parang napakalaki na naging impluensya mo kay Carlos Agassi. Asan si Sir Sak? Sir, idol, ganito pala yung pakiramdam na 2 days preparation. Okay lang, palagpalag din sa depression. Huwag ka sanang magalit. Kasi sa'yo ko lang din natutunan itong mga lesson. Hindi ko to sinulat sa plane, pero parang 1 week vacation. Ibig sabihin, ganun ka kadaling talunin. Oo, tinalo mo ako sa motos dati. Flip top, pinag-uusapan natin.
time. Okay. Para sa akin, weakest round na ni Manda B yung round 3, pero sumunod si C9 doon. Para sa akin, ito rin yung naging weakest round ni C9. So wala na akong masyadong masasabi doon. Pares silang yung round 3 nila, pares naging mahina yon, pero kung susumahin, lamang pa rin si C9 sa overall. So ayun, bigyan natin ng 998 na score para kay Manda W. So it's 26 points para kay Manda B. Kay C9 naman merong 7, merong 8, tapos yung round 3 bibigyan ko rin ng 7 yon. So parehas nilang worst, pero lamang pa rin si Manda B sa linis ng performance doon, no? So ayun, 787, 22 points para kay C9. Tama naman, di ba? 787, 22. Tapos 26 naman kay Manda B. All 3 rounds Manda B, wala na masyadong explanation. Kitang-kita all 3 rounds lamang na lamang si Manda B doon, especially sa stage presence, sa pag deliver ng lines, sa jokes, yun. Sa mga punto, sa mga mensahe, sa mga punches, Manda. Check. Zoning 16, Manda Baliw versus C9. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Manda Baliw. Maraming salamat kay C9, kay Boss Arik sa Flip Top. Shoutout sa Overdose Pataan, WPC Big Bad Norte, kay Jed Janus Malarde, 639 Yanko, Fubu, Big Slick, Ace Town. Mayabang tags. Thank you. Yo, C9, maraming salamat kay Mando. Kaya malaki shoutout kay Sir Kinbin, ang pulis ng Shinma. Sa mahal niya, Missy, si Ma'am Wendy Manginit na nasa Vegas, Nevada. Ay, pare nga mo kay Misara sa Shinma 2, Shinma Family, RX Panda, kay Wancho, Joss Andres, nakasama ko ngayon. High beat, real jokes, at sa asawa ko, happy 13 years. Ayun, Mando Baliw, rounds 1 and 3. Strongest ni C9 yung 2. Pagbigay ko sa kanya yun. Ayun, medyo critical yung mga slip-ups ni C9. Yun, strongest round talaga ni Manda yung ano, yung O2. Yes, pares kami ni Idol Apok doon. Papatay pa sana yung laban kung mas malinis. Yun, so, pero, yun, Manda Baliw yung material, solid, na dahil yun na, maraming puntos, yun. Manda. Ayun, kay Ram, binoto ko si Manda kasi mas nanaig yung bit-bit niya, tsaka pansin ko kay C9 na medyo nahirapan siyang i-execute yung mga baon niya. Yes. Although solid din naman yung baon niya, para sa akin mas nanaig lang talaga yung baon ni Manda, kaya para sa akin, Manda. Yo, Manda Baliw versus C9. Wala, kung punchline ko, lamang na lamang talaga si Manda. O, di ko naman din discredit sa C9. Ang ganda na pinakita niya, pero yun eh, medyo marami rin siyang stomp. So, round 1, 2, 3, Manda Baliw. Is mga pala binoto ko si Manda. Doon sa buong laban, para sa akin, pareho silang bumibitaw ng mga jokes, pareho din creative. Pero ang pinaka nilamang talaga ni Manda, buong rounds hanggang dulo, sobrang linis ng mga performance na sa mga binibitaw niya. Tapos may mga time na si C9 na mawala-wala. Yes. Pero yung round 2 binigay ko kay C9, 1 at 3 kay Manda. Yun, class G, may scene lang, no, pare silang effective sa crowd. Bali, sariling preference ko nila, mas nagustuhan ko yung mga napiling angulo ni Manda Baliw. Siguro, ayun, mas para sa lahat yung angulong napili niya. Ayun lang, Manda Baliw para sa akin. Malinis yun. So ayun, no, unanimous naman and convincing. Manda Baliw talaga yung battle na yun, all 3 rounds. So, shoutout Joseph Louis Tobian. Salamat sa request mo na to. Naunahan mo ako kasi dapat papanoorin ko na to nung October. Pero dahil nag-request ka na ito, so siningit ko na lang. So balik tayo sa mga request videos nung mga nakaraan. Pasensya na kung nauna ko to kasi nga unwatch battle ko talaga to na gusto ko talagang mapanood, no. So pasensya na kung nasingit. So ayun, kita-kits tayo sa next na review. Bawi ako. Marami pa. So tatrabahuin ko to nitong bakasyon eh. November 6 pa yung balik ko. Trabahuin natin to, no. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.